Bagong mobile radar system mula sa Japan, dumating na sa bansa at mga kongresista nagpaabot ang panalangin at pakikiramay sa naulilang pamilya ni Cavite 4th District Representative Elpidio P.D. Barzaga Jr. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brenz Guay. Walang kinalaman ng anumang bansa sa nangyaring deepfake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iyan ang sinabi ni Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, ang Deputy Executive Director ng CICC, sa kanyang panayam sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Pinangunahan naman ng Department of National Defense ang acceptance, turnover, and blessing ceremony para sa kauna-unahang mobile radar system ng Philippine Air Force. Ang nasabing radar ay may kakayahang magbigay ng high-resolution surveillance air and surface targets gaya ng aircraft, drones, maging maritime vessels. Ibinahagi ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ang kanilang mga plano para sa desilting or river restoration project para masolusyonan ang pagbaha na laging kinakaharap ng lalawigan tuwing panahon ng tag-ulan. Nagsagawa ang Bulacan LGU ng pag-aaral sa mga ilog na nakapaligid sa kanilang lugar katulad ng Angat, Pamarawan at Malolos River kung saan sinukat ang lalim ng mga ito para sa dredging o paghukay na kanilang isasagawa. Layo ng province-wide flood control and river restoration program na maibalik sa dating kondisyon ang mga nabanggit na ilog. Sa Kamara, pinangunahan ni House Speaker Romualdez ang pakikiramay sa mga naulila ni Cavite 4th District Representative Elpidio P.D. Barzaga Jr. at pagbibigay pugay sa kaniyang naging makabuluhang pagseserbisyo sa bayan. Floyd Brenz Guay para sa Babansang TV sa Bagong Pilipinas.